Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome po sa Eric's Vlog dito po sa aking YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man po kayo naroon. At ngayon pong araw na to ay good news naman po ang pag-usapan natin. Sa dami ho ng mga problema na ating kinakaharap, mga pagsubok ho, lalong-lalo na ho ang bansang Pilipinas. Ay good news naman ho yung ating pag-usapan. Ano ho ba yung ating good news? Good news ho dahil hindi lang ho isa kundi dalawa na po ang gintong medalya ho ang nasungkit ng ating mga atleta ho doon ho sa ginaganap na 2024 Paris Olympics po. At kung hindi niyo pa po nababalitaan ay nakakuha po tayo ng dalawang gintong medalya na po. Nung una po na nakakuha tayo ng medalya na isa ay nasa ranking po tayo ng mga medalya po sa Olympics. Nasa 33 po tayo. So mula po dun sa malayong ranggo naging 33 na po tayo. Sa Southeast Asia ay tayo po ang merong ginto at kasabayan din po natin yung ibang mga taga Asia ho na tayo may ginto at pang 32 ang ating ranggo pag hindi ako nagkakamali. Subalit napaganda pa po lalo dahil nagkaroon na po tayo ng dalawang medalya po. At ang nangyari po ay mula ranggo po na 33 nasa pang 20 na po tayo. Pang 20 na po tayo doon sa paramihan ho ng medalya o yung tinatawag na ginto. Dahil ang sukatan ho ng ranggo sa Olympics ay hindi ho paramihan ng nakuhang bronze, silver at gintong medalya. Ang pinagbabasihan po ay ginto, kaya kung ikaw ay bansa na nakakuha ng 10 silver, 10 bronze at ikukumpara ka sa bansa na nakakuha ng isang gold o dalawang gold ay mas lamang po yung nakakuha ho ng mga gintong medalya. Kaya napakalaking bagay ho kapag gold medal ang nakuha mong ginto. At sa atin hong sitwasyon ho, sa ating mga atletang Pinoy na lumahok ho dyan, ay walang iba po kundi si Carlos Yulo po, ang gymnast na eksperto po na nakasungkit ho ng isa hanggang dalawa pong medalya. Yung una po ay yung floor exercise na kung saan ang bansang Israel at saka Great Britain yung silver at bronze medalist at siya po yung gold. Ito pong si Carlos Yulo. At kagabi ay kumalat na po ang balita na dalawang ginto na pong medalya ang nakuha ni Carlos Yulo. Ito naman po ay doon sa vault na tinatawag doon sa paligsahan na yon na may kaugnayan pa rin po sa gymnastics. Ay nakakuha po tayo ng gintuho at napakalaking bagay ho niyan. Alam ko yung isa po doon ay taga Great Britain na naman ang nakakuha po ng bronze. Hindi ko sigurado yung silver pero tayo po ang nakakuha ng gold at napakasaya po ng mga Pilipino at nakaka-inspire ho itong nakamit ni Carlos Yulo na ating atleta sa Paris Olympics. At dahil ho dyan ay marami po ang humanga sa kanyang kagalingan po kung napanood nyo po yung kanyang mga performance ho mula ho ng floor exercise at saka ho itong vault na tinatawag ay talaga naman pong maraming bansa ang bumilib. At kung inyo pong napanood pa ay yung
awarding na po, kung saan ay ayon po sa balita ay mahigit 100 taon na yata na hindi po napapatugtog o matagal na panahon na hindi ho napatugtog sa Olympics ang pambansang awit po ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang. At doon po ay talagang matatouch ka habang pinapatugtog po yung Lupang Hinirang po, yung ating pambansang awit po. Dahil ho doon ay unti-unti ho nga tumataas yung bandera ng ating itong bansang Pilipinas po. Kaya marami po ang na-inspire at natutuwa na ating mga, sa ating mga kababayan hong mga Pilipino. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, maski po yung mga nasa abroad ay talagang proud na proud dito po sa natamo ni Carlos Yulo po na 2 gintong medalya na po. At dahil po dyan ay napag-uusapan din po at balitang-balita na meron palang Republic Act na nagsasaad na kapag ikaw ay nanalo ng gold sa Olympics, ikaw ay bibigyan ng Philippine Sports Commission ng halagang 10 million sa isang ginto po. So dahil 2 po yan ay magiging 20 million po yung premyo na makukuha, at ito ay ibibigay ng Philippine Sports Commission. At bukod pa ho dyan, sa aking nabasa at nasa liksik, ay magbibigay ho ng 3 million ho ang pamunuan ng House of Representatives, at maaari pa itong madagdagan, at maaring magbigay pa rin po yung mga ibang kongresista at iba pong mga politiko po dyan sa House of Representatives. At hindi pa rin po natin alam yung iba, baka Senado magbigay din. Pero meron na rin po mga ibang kumpanya na nagbigay, katulad po ng ito pong Mega World. Meron pong 24 million condo unit po para po sa mga kuha ng gold medal. Kaya sigurado na po ang condo unit na may award po at may bibigay po sa ating nag-iisa po na medalist na 2 po ang kanyang gintong nakuha sa kasaysayan po ng paligsahan ho. Sa dami ho ng Olympics na naganap, ang una ho nakuha ay si Heidi Lindias, at ito ho, ipinagmamalaki natin itong si Carlos Yulo, ang larong gymnastic. Kaya ho, marami po ang natutuwa dito ho sa pangyayaring ito. At yun nga ho, alam ko yung Vikings po na restaurant na masarap hong kainan, na masarap na pagkain, ay parang sinasabi niya na lifetime po na free meal si Carlos Yulo po. At bukod po dyan, yung SM, alam ko nagsabi na rin sila na meron silang ibibigay na worth 1 million po. Ito naman po ay hindi pera, by goods. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon ay libre po ang lahat ng bibilhin ho ni Carlos Yulo ho sa loob ho ng isang taon. Kaya sa loob ho ng isang taon, kailangan hong magastos niya ang 1 million ho, maubos niya, kundi baka sayang naman po. So yun po, lumalabas na ang SM ay nagbigay na, alam ko yung International Container Terminal po ay magbibigay din, yung may-ari yun, alam ko nagbigay, naglalaan din siya ng pera para ibigay po. At yan po ang ating mga nababalitaan, at sigurado po ako na marami pa po ang mamimigay po at uulanin talaga ng milyoniso itong si Carlos Yulo dahil sa naganap na yan. At dahil ho, nakaka-inspire nga ho, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong pagkataon na magkaroon ho tayo ng gintong medalya. Kaya naku po, ay ayos na ayos ho ang medalya hong yan, at marami hong mai-inspire, lalo pa ang buong sambayan ng Pilipino ho ay proud na proud ho dito kay Carlos Yulo. At kabi-kabila ho talaga ang tagumpay na kanyang nakukuha. Hindi pa rin ho natin alam kung may mga susunod pa siyang laban, at baka maaari pa hong makasungkit pa ng mga medalya. Pero yung atin ho mga ibang atleta pa, ay alam ko itong si Nesty Petesio po sa boxing ay nasa semifinals na po. Alam ko sure na yung bronze kung sakaling matalo siya.
Pero kung sakaling magpapatuloy po siyang manalo, alam ko dalawa pa po yung mga kalaban niya dyan. Kung manalo siya sa susunod na laban, ay doon na po sa gold ang kanyang lalabanan. At sigurado po, pag nalampasan niya yung dalawa pong yan, at maganda po ang pag-judge ng mga hurado, ay magtatagumpay po tayo at maaari po tayo magkaroon na naman ng ikatlong medalya po. So may mga iba pa pong alam ko, pasok na rin sa quarterfinals itong si Ira Villegas sa boxing din po. Kapag yan po ay lumusot, ay malalagdagan po ang ating medalya na magiging apat na. So marami pa po mga medalya ang ating maaaring makamtam doon pa po sa mga iba pang laro. So kaabang-abang ho, hintayin natin. Dahil sabi ko nga, kung tayo ay mag-aapat na medalya, lalabas ho na mapupunta tayo sa pang-12 sa ranking po. Napakalaking bagay po nun. Dahil nandyan po ang Amerika, ang USA, ang China, ang Japan, ang South Korea, ang iba pong mga lugar na talaga, France, na talagang kilalang-kilala sa larangan noon ng mga palakasan na marami hong nakukuhang gintong medalya, silver at bronze. Kaya kaabang-abang ho ang mga susunod na araw kung ano po ang magiging pinali ng ating ranking pagdating po sa gintong medalya, dahil ang dami na pong nakungusan. Spain, Serbia, Norway, at iba pang mga bansa po na talaga namang mayroon din silang medalya, kaya lang silver at bronze. Kaya napakapalad po natin na mayroon na tayong 12 o dalawa pala na gintong medalya. So abangan po natin ang mga susunod po na mangyayari pa. Panoorin po natin yung mga pagpapatuloy po, lalo na dito kay Nesty Petition na nasa semifinals na po. Dalawa na lang po at abot kami ng gold. At si Ira Villegas at yung iba pa pong mga kalahok po ng mga atletang Pinoy, talagang nakaka-proud po, nakaka-inspire. Lalong-lalo na po itong kwento po ni Carlos Yulo na talagang bata pa po ay dream niya na talagang makamtam ang gintong medalya. At talaga naman pong napahuhusay ho ng kanyang mga performance kung inyo pong papanoodin. Kung hindi nyo pa po napanood, marami po yan sa YouTube. Hanapin nyo po sa Facebook, sa Reels, sa at iba pong mga social media. Ay makikita nyo po ang mga performance ho na pinamalas ni Carlos Yulo. At talaga naman na proud po ang sambayan ng Pilipino. So yun po, isang good news lang, napakwento po tayo, nag-react lang tayo dito ho, sa nangyari sa ating bansa sa pagsali po natin sa Paris Olympics 2024 ho, na kung saan ay meron na ho tayong dalawang medalya hong ginto. So napakalaking bagay ho nun, at patuloy ho natin silang suportahan at ipagdasal ho na lalo pang maabot nila ang kanilang mga hangarin ho na magtagumpay at makasungkit ho ng gold medal ho dyan po sa Paris Olympics. Kaya kaabang-abang ho ang mga susunod ho na pangyayari dyan. Atin ho subaybayan at ipanalangin, sabi ko nga, ay hindi ho basta-basta ang pinagdaanan ho ng mga yan. Marami pong pinagdaanan ng struggles, pagsubok, pero patuloy po sila na ipinaglalaban na makamtan ang mga gintong medalya upang ipagmalaki po nating mga Pilipino. Kaya kung ano man po yung mga issue na about po dito kay Carlos Yulo, ang titigan po natin o ang tingnan po natin yung panalo po. At kung meron man pong mga ibang mga issue po, ay hayaan na muna po natin yan. At ang mahalaga po, tayo mga Pilipino, mag-celebrate tayo dito dahil ngayon lang ho nakatamo ng dalawang gintong medalya ang ating bansang Pilipinas. Kaya proud na proud po tayo bilang Pilipino na nakamtam ho natin ang gintong medalya ho na yan na inaasam ho na matagal-tagal na ho ng lahat ng sambayan ng Pilipino sa pagsusubaybay po natin sa mga Olympics. So nakakatulong po ito para kahit paano po sa lahat ng mga pinagdaanan natin
sa lahat ng mga sakuna, lalo na ho yung nagdaang bagyo na marami hong naapektuhan. Ay ito hong ating pinagdaanan nga ho dito sa bagyo ay talaga naman napakadami hong mga pagsubok. May mga nasunugan din ho, namatayan. Ay isa po ito sa mga inspirasyon na tayo, ibig sabihin tayo muling bumangon, abutin ang ating mga pangarap, anuman po ang hirap na dadanasin natin. Ay sabi nga, ay walang makakahadlang sa pag-abot mo sa iyong mga tagumpay o pangarap. Pag talagang ikaw ay nagpursige, talagang pinagpatuloy mo at hindi mo inintindi ang mga negative thoughts at mga negative na bagay, kundi magpatuloy ka lang. At na katulad po ni Carlos Yulo, na marami pong pinagdaanan, ay talaga naman pong nakaka-inspire ang performance po na ginawa ni Carlos Yulo sa bansang Pilipinas. Kaya kaabang-abang ho ang mga pangyayari. So yun po, isang pagpalang muli po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po muna ang ating video tungkol po dito nga po sa ating nakamtam na gintong medalya sa Paris Olympics po, na pinanalunan po ni Carlos Yulo ang ating napakagaling ho na atletang Pinoy. So yun po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at lagi po tayo magdasal at maging safe po sa lahat ng oras po. Maraming salamat po sa inyong lahat.